Ang lahat ng kasagutan ay makikita sa banal na pahina bago pa natuklasan ng sensya. Halika, samahan niyo kami na tuklasin at alamin ang hiwaga ng Biblia dito sa JTB Trivia. Mahigit isang taon na ang nakalipas noong pumutok ang balita tungkol sa pandemyang COVID-19 na naminsala at kumitil ng buhay sa maraming bansa at naghatid ng takot at pangamba maging sa mga mananampalataya. March 8, 2020, pinasimula ng pagpapatupad ng lockdown sa mga bansa kung kaya't naging tanyag ang katagang bawal lumabas. Ipinagbawal ang paglabas at pagkakaroon ng kahit anong uring pagtitipon. Mayaman man o mahirap, lokal o banyaga, maging mga politiko ay walang nagawa sa pagsasara ng bawat establisimento at mga tanggapan, pribado o maging pampubliko man. Maging ang pagtitipon sa simbahan ay di na rin pinayagan. Dulot ng pandemyang COVID, nawala ang kapayapaan ng karamihan at nanaig ang takot, lungkot at pagkadismaya at kawalan ng pag-asa. Dahil na rin sa mga pagbabagong nagaganap sa sistema ng buhay ng tao na tinawag na new normal, maging ang ekonomiya ng bawat bansa ay naapektuhan na. Maraming kumpanya ang nakilitang magsara na nagdulot ng kawalan ng trabaho ng marami at tumagdag sa isipin at kahirapan ng maraming pamilya. Ito ang new normal na nagbigay ng malaking katanungan sa sangkatauhan. May pag-asa pa ba? Ngunit alam niyo ba na sa kalagitnaan ng takot, kahirapan at pangamba na bumabalot sa kapaligiran, ay kaya ng Panginoong gumawa ng isang magandang daan na magpapabago sa buhay ng marami? Sabi nga ng Diyos sa aklat ng Isaiah, "Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito." Sa udyok ng Espiritu ng Diyos, ang pagmamahal sa bawat isa at ang mithiing magbigay ng pag-asa at kapayapaan, magpahayag ng katotohanan at kaligtasan na nagmumula sa salita ng Diyos ay nabigyang daan gamit ang social media. Naipakilala sa lahat ang Everyday Josephat TV o mas kilalang Everyday JTV noong April 4, 2020 na may layuning maging tulay upang magkaroon ng ugnayan ang mga mananampalataya. Kalaunay, maging ang mga kaibigan at iba pang mahal sa buhay na nasa ibang bansa ay naabot ng programang nagmula lamang sa isang simple at payak na konsepto. Habang ang ilan ay walang magawa, kundi ang magkulong at manahimik sa kani-kanilang silid, may mga kapatid pa ring handang tumugon at magpagamit sa Panginoon. Sa kabila ng kakulangan sa kaalaman at kasanayan sa hosting, naging malaking hamon sa bawat isa ang proseso ng pagbuo ng konsepto at pagpapanatili ng programang ito. Naging kalakasan ang pagtutulungan at pagkakaisa ng lahat na may iisang layuning mapapurihan ang ngalan ng Diyos sa bawat katagumpayan ng programa. Ang kalungkutang dulot ng lockdown ay nabawasan gamit ang makabagong teknolohiya. Sa tulong ng paggamit ng green screen ay narating ng JTV ang 17 iba't ibang lugar at bansa gaya ng London, New York, India at iba pa, kung saan nakilala natin ang kultura at tradisyon ng bawat bansa. Maging ang ibang lugar sa Pilipinas gaya ng Bigan at Mountain Province ng Ibugao ay tinayo rin ng JTV. Hindi naman pinalampas ng mga mahihiyaing miyembro ang pagkakataong maipahayag ang mensaheng nagpapahalaga sa moral ng tao at pag-ibig sa pamilya at pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng pag-arte at pagaya sa mga commercial videos gaya ng Jollibee at ibang piling eksena sa pelikula. Hindi alintana ng bawat miyembro ang pagod, puyat
at anumang hirap na dinaranas sa paghahanda sa bawat episode. Bagkos, naging inspirasyon nila ang mga magaganda at positibong komentong galing sa mga taong nagpapatotoong sila'y nabigyan ng bagong pag-asa sa tulong ng programa. Sa kasalukuyan, umabot na sa 58 episodes ang kabuuan ng JTV, 48 episodes ang bumuo sa Season 1 na naglayong maabot ang mga kapatiran at mga mahal sa buhay, at 16 episodes naman sa Season 2 na may temang Reach Out and Make Disciples, na hanggang sa ngayon ay ipinagpapatuloy natin. Ang programang JTV ay unang pinangunahan ng 10 miyembro lamang. Sa ngayon ay mas marami pang mga kapatiran ang handang magpagamit ng kani-kanilang galing, talento, oras at ideya sa kapurihan ng pangalan ng Panginoon. Marami mang negatibong nangyari sa kapaligiran, Diyos ay hindi kinalimutang mapupurihan. Sa buhay ng bawat pusong nagnanais na siya ay parangalan, sa JTV ang kwentong wonderful ay nasimulan. Ating Amang Diyos ay lalong kilalanin, kaalaman ay palawakin. Ito ang JTV Trivia.